Pero mapansin nyo, wala naman siyang problema. At makikita nyo rin mga tol, dapat walang unnecessary sound kayong naririnig kapag tinatakluban nyo siya. Okay? Okay yung engine niya. Tapos, maririnig nyo naman dun sa tambutyo niya eh. Okay, kung meron ding singaw, dapat aware kayo doon. Isang tips ko pa sa inyo, huwag kayong papayag na may mga buyer kasi na tinatanggal yung center stand para hindi nyo malaman na may bengkong yung kanilang mugs. Ang isa pa mga tol, napaka-importante is yung sa papers, okay, sa ORCR. Nandun yung chassis number tsaka engine number niya. So dapat, dun sa ORCR tsaka dun sa motor, same yung chassis number tsaka yung engine number niya. So, ayan, shout out na rin ako mga tol. Nandito na rin naman ako. Shout out na rin ako. Tingnan ko yung mga nagpapa-shout out sa atin. So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sherman JTV again. At sa mga nagbabalak dyan na bumili ng second hand ng motor, ito yung tips ko sa inyo para hindi kayo maloko. Or ito yung mga bagay na titingnan nyo sa isang motor kapag bibili kayo. Kahit di nyo na kailangan ng mekaniko, pero dapat din may kasama kayong mekaniko para sigurado after nyo mapanood tong video na to. Alright, so ngayon, nakahiram tayo ng isang motor. Ito yung Mio Sporty ng kaibigan ko. Shout out kay Kuya Kay. Okay, shout out sa'yo Kuya Kay. At pinahiram niya tayo ng motor niya. So, ito, pero tong video na to mga tol, pwede nyo itong i-apply sa ibang motor tulad ng SkyDrive, Fino, ayan, lahat ng Scoot. Pwede nyo i-apply itong mga to, yung mga carb. So, guys, kung makikita nyo, ito yung motor na Mio Sporty. So, tara. Ang unang-una, guys, ang unang-una nyong tatandaan mga tol, kapag bumili kayo ng isang motor, dapat hanggat maaari, all stock. Okay, lahat ng bagay na makikita nyo sa isang motor, dapat all stock. Okay, pero kung hindi naman, ito lang yung mga bagay na dapat nyo tatandaan. So, importante, kickstart. Puunahin natin yung kickstart, mga tol. So, kailangan gumagana yung kickstart niya, tsaka yung electric start niya. Okay? So, check natin, i-on natin. Pagunahin natin yung kickstart niya, mga tol. Ayun. Kung makikita nyo, one click lang siya, guys. Okay? So, kung sira yung kickstart, ibig sabihin, may mga nangyari na pwersahan. So, dapat i-check nyo rin yung kickstart. Alright? So, rev natin. Okay? So, patayin ulit natin, guys. Tapos, ito naman, yung susunod yung titingnan, mga tol. Kailangan yung electric start gumagana. Siyempre, electric start, kailangan niya ng electricity. So, dapat merong karga yung baterya niya. Alright? So, dapat gumagana yung electric start niya. Makikita nyo. Ayan. One click lang din, mga tol. Para sa akin, okay itong motor na to. Okay, check pa natin yung ibang preferences niya, mga katagumpay. So, dito naman. So, dito, makikita mo sa panel gauge niya, pakita natin. Hindi lang masyadong kita, mga katagumpay. Dapat meron yung background lights. Okay? Yung background lights dapat yan. Hindi lang masyadong kita dito, mga tol, kasi umaga eh. Alright? So, pakita natin yung mga button, mga signal light. Tingnan natin, dito, kung gumagana, headlight. Ayan, gumagana ba yung bright niya, headlight? Ayan, gumagana. Okay, gumagana yung light niya kung makikita niyo mga tol. Tapos yung kanyang signal light. Okay, nagana ba yung signal light? Pakita natin. Okay, sa kabila. Pakita natin yung signal light niya mga tol. Ayan, gumagana yung mga signal light niya. So ibig sabihin overall okay to. 'Di ba? So dito pa maidagdag ko mga tol, dapat umiilaw lahat 'yan. Okay? Sakit sa ulo kapag hindi yan umiilaw yung mga 'yan. All right? Tingnan niyo rin. So busina, ayan. Napalta na yung busina niya, napalta na yung busina nito, hindi na stuck yung busina niya. Okay? So, patayin natin mga tol. Ayan. Tapos, ang isang titingnan nyo mga katagumpay, buksan ulit natin. Check natin yung tambutyo. Ayan. Amo, one click lang siya mga tol. So, tambutyo naman mga tol, para malaman nyo na walang problema yung engine niya at walang singaw yung tambutyo niya mga katagumpay. Takpan nyo lang ng chinelas yung kanyang motor. Ayan. Pero mapansin nyo, wala naman siyang problema. At makikita nyo rin mga tol, dapat walang unnecessary sound kayong naririnig kapag tinatakluban nyo siya. Okay? Okay yung engine niya. Tapos, maririnig nyo naman dun sa tambutyo niya eh. Okay? Kung meron ding singaw, dapat aware kayo dun. Dapat walang singaw yung
sa may tambudyo niya. Okay? So, patayin na natin mga tol. Ito pa, isa dapat nyo titingnan mga tol. Isang tips ko sa inyo. Huwag kayong papayag na may mga buyer kasi na tinatanggal yung center stand para hindi nyo malaman na may bengkong yung kanilang mugs. So, ang gagawin nyo lang mga tol, gagawin nyo lang, i-center stand nyo lang siya kung meron siyang center stand. Tapos, galawin nyo lang siya ng left and right, tung gulong. Makikita nyo mga tol. Ayan. So, ito okay naman. Kasi ibig sabihin, kapag may gumalaw dito kahit konti, ibig sabihin, may sira na yung bearing niya. Okay? So, mura lang naman yun. Siguro nang sa 1-2 lang yun sa Yamaha mga katagumpay. Yung bearing nito. Pero syempre, kailangan, nandun tayo sa advantage ng motor na dapat walang sira. Okay? So, yun pa. Tapos, ang isa pa mga tol, isang tip ko pa sa inyo, kaya napaka-importante ng center stand na mayroon siyang center stand. Kasi yung iba sinasabi, tinatanggal yung center stand para hindi nyo matry, hindi nyo malaman na may bengkong. Okay? So, ito pa isang tip, mga tol, dito sa may unahan niya, okay, sa may handle niya, dapat wala siyang kantuhan. Ibaba nyo lang to mga tol, tapos i-click nyo, i-ayusin nyo lang to, check nyo to kung smooth pa. Kasi kung may kantuhan yan mga katagumpay, kumbaga kumakanto siya, ibig sabihin may tama na yung knuckle bearing niya. Alright? So kailangan nyo nang palitan yon. Kung hindi nyo na ma-adjust dito yung bearing, sira na yung bearing niya. Ibig sabihin, bibili na kayo ng bagong bearing. So ibig sabihin, dapat smooth pa rin to. Hindi na siya nagbebengkong. Okay? Kaya dapat ganyan ka-smooth yan. Okay? Ba't ko nasabi mga tol? Kasi hindi natin alam, kaya nga second hand. Baka kasi may mga motor na may mga history ng aksidente, hindi lang nila pinahalata sa fairings, meron siyang tama, tumama siya sa pader o kaya sa mga poste. Yung knuckle bearing ang isa sa mga naapektuhan, kaya kailangan maging aware kayo doon. Okay? Ayos pa tayo doon? Sana makatulong pa mga katagumpaya kasi syempre nandito yung channel natin para makatulong ako sa inyo. So, ano pa ba mga katagumpay? Isa pa mga tol na dapat yung malaman. Yung kanyang, dito, buksan natin. Buksan natin yung compartment niya. Ayan. Sa compartment niya mga tol, andito yung battery. Check natin yung battery mga tol. Ayan. Ayan, stuck pa yung battery niya mga katagumpay. Wala din naman problema, pero sana okay yung battery na nilagay nila. Okay? Yung mga bibilihin nyo, sinasabi ko, hindi ko ha, kasi stuck. Tapos, dito naman mga tol, kung makikita nyo, andito yung carb. Okay? Andito yung carb mga tol. May pera pa pala dito. So, andito yung, pakita natin yung carb. Pakita mo yung carb. Ito yung lagayan ng carb mga tol. Ito yung lagayan ng carb. Ayan. Kung makikita nyo, mapansin nyo dyan. Yung iba kasi nagpapalit ng carb, nagpapalaki ng carb, yung mga nagre-racing. Ito, nakita ko, stock pa to mga tol. Okay? Stock pa to. Sara na natin. Okay na yan. Stock pa to mga tol. Balik natin. Okay. Stock pa to mga tol. Stock pa yung sa may carb niya, yung lagayan ng carb niya. Stock pa yung nakalagay sa kanya. Tapos, ang isa pa mga tol, napaka-importante is yung sa papers, okay? Sa ORCR. Nandun yung chassis number tsaka engine number niya. So, dapat, dun sa ORCR tsaka dun sa motor, same yung chassis number tsaka yung engine number niya. Saan nyo makikita? Dun sa ORCR, makikita nyo yun dun. Tapos, dapat, makikita nyo dito yun. Kung makikita nyo, click nyo dito. Pakita natin. Eto, yung chassis number niya. Kita ba? Oh, ayan. Pakita natin yung chassis number, lapit natin. Ayan, ayun yung chassis number niya mga tol, pag binuksan niyo yung motor. Dapat kaparehas yan mga katagumpay, noong nasa ORCR nyo. Okay? Isa yun sa titingnan nyo mga tol, kasi kapag hindi parehas yung chassis number, tsaka yung sa ORCR, may possibility na may history ng, alam nyo na, nakawan, di ba? Yan, maging matalino kayo mga tol. Tapos ito pa, dito, makikita nyo yung engine number. Ito yung engine number. Makikita ba natin yung engine number, tol? Okay, zoom natin. Makikita ba? Ayan, ayun yung engine number, mga katagumpay. Okay, ayan. Di lang masyadong kita, mga tol. Ayun yung engine number. So dapat, mga tol, parehas yung engine number doon din sa ORCR nyo. Parehas yan. Yung chassis tsaka engine number, kailangan parehas siya doon sa ORCR nyo. Isa pa pala, mga katagumpay. Isa pa nga, advice ko sa inyo, kapag binuksan natin siya, kapag nirev na natin, ayan, pag nirev na natin mga tol, meron lang dalawang usok kayong titingnan dito sa may tambutyo niya mga tol.
May dalawa kayong tatandaan lagi na usok ng isang motor. Itim lang tsaka puti. Okay? Kapag ka itim ang nilalabas ng usok ng isang motor, ibig sabihin, pwedeng may tama na yung carb niya. Okay? So kailangan niyo na ipaayos 'yon. Ito so far wala naman. Okay naman tong motor na to. At yung kulay puting usok na sinasabi ng iba na natural lang daw, pero maaaring may tama na yung valve system niya. Okay? So yun ang isang malaking problema natin mga tagumpay. Kaya dapat maging aware kayo doon. Alright? So dito naman sa makina naman mga tagumpay, dun sa buong engine, ay mapakita ko sa inyo dito, tol. Ayan. Ay hindi lang pala masyadong bukas to. Mga tol, hindi ko lang to mabubuksan, pero kapag bumili kayo ng motor, kailangan dito sa may engine, pakita natin. Buka dito. Pakita natin. Dito sa may engine ng motor, ayan, kailangan buksan nyo to. Okay? Makikita nyo yung engine dyan, mga katagumpay. Dapat, yung engine sa loob, yung pinaka-socket nya, kailangan stuck lahat yung socket nya. Okay? Stuck lahat yung... Basta pag bumili kayo, buksan nyo tong pinaka-case nya. Dapat yung lahat ng socket nya, patayin natin, maingay. Lahat ng socket nya, kailangan stuck dito. Okay? Kasi isa yun sa mga dapat yung tingnan. Dapat hindi nagagalaw yung loob niya. Okay, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo pa rin bilhin at gustong-gusto nyo na magkamotor. Pero isa yun sa advice ko sa inyo mga katagumpay na dapat yung mga socket niya stuck pa rin. At mga tol, hipuin nyo rin yung pinaka engine niya dito. Kailangan wala siyang leak. Okay, hipuin nyo yung pinaka, yung dito, yung nandito. Natatanggal naman kasi ito eh. Hipuin nyo yung lahat. Hipuin nyo lahat. Dapat wala siyang leak. Kasi kapag may leak siya, ibig sabihin, may problema yung engine niya. Dapat ipaayos muna nila yon. Okay? So, dapat walang history ng kung ano-anong... yung iba kasi tinatanggal eh. Pinapalitan ng iba. Nagpapalaki sila ng carb, ganyan. Para kasi pang racing. Okay? Kapag ganon, hindi normal yon mga tol. Okay? So, para sa akin, X na yon. Tapos, tingnan naman natin mga tol, yung kanyang rev. Okay? Start natin. Start natin yung rev niya. Ayan. Ang isang normal na motor, mga katagumpay, kapag kanirev natin, umabalik agad. Ayun, so far okay naman to. Okay. Okay, ibig sabihin hindi siya nag-evil. Iba ang tawag doon. Basta yung hindi siya nagagalit, yung kapag ka ginanon mo, sobrang layo nung pinaka-rev niya, yung sound niya, tapos saka pa lang siya bumabalik. Ibig sabihin parang delay. Okay? Ibig sabihin nagalaw na mga katagumpay yung kanyang engine. Okay, ibig sabihin hindi na siya tulad dati na stuck na kapag nirev mo ganito. Ayun, bumabalik agad. Okay? Okay. Yung iba kasi gusto ng mga pang-racing eh, kaya nagpapalit sila. So far yun lang naman mga katol. At ayan, subukan nating sakyan mga katagumpay. Okay, subukan natin. Yan, pag sinakyan nyo siya, siyempre, titingnan nyo yung suspension, mga katagumpay. Kailangan, lumalaro pa rin yung suspension. Sa akin naman, dito, sa motor na to, so far, okay naman yung suspension niya. Ayan. Maganda naman. Ayos yung suspension niya. Overall, dito, sa motor na to, kung ibebenta to sa akin, yung motor na to, okay siya. Sabihin, walang pinaltan sa kanya, halos lahat stock pa yung mga ginamit sa kanya. So, yun lang naman so far ang dapat nyo tinitingnan sa isang motor, mga katagumpay. At sana nakatulong tong video ko sa inyo na kapag bibili kayo ng mga second hand na motor, kasi yun yung mga dapat nyo tingnan. Okay? So, ayan, shoutout na rin ako mga tol. Nandito na rin naman ako. Shoutout na rin ako. Tingnan ko yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Okay? Check natin yung mga nagpapa-shoutout ha. Mga nagpapa-shoutout tayo mga katagumpay natin. May mga wala nang magtatampo mga katagumpay kasi hindi ko rin ma-filter lahat yung mga nagpapa-shoutout. Ito lang yung mga nakita ko. All right? Pinrin screen ko yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Vladimir Munib. Ayan, shoutout sa iyo tol. Shoutout kay Kenneth Esquadro. Ayan, shoutout tol. Shoutout kay Jairo O5. Ayan, sabi niya pa-shoutout naman po Idol Next Vlog. Nag-subscribe na po ako. 70,000 ka pa lang, subscriber mo na ako. Kaya maraming salamat. Ki Abariyad, ayan, shoutout sa'yo. Subscribe tuloy. Shoutout sa'yo, tol. Kay GT Moto, ayan, boss, new member mo, shoutout naman. Ayan, hello GT Moto, taga Kalamba lang. Okay, GT Moto, shoutout. PCX, ayan, review naman, tol. Wilson Villacruz, shoutout sa'yo. Mark Gemo Vlog, ayan, galing mo, tol, on the beat, okay. Tapos kay Mario Castillo, shoutout daw kay Mario Castillo. Ayan tol, shoutout sa'yo. At kay Edwin Apolonio, ayan. Kay Papa Henry TV, ayan, subscribe tayo kay Papa Henry TV. Marami din kayo matututunan dyan. Sobrang ayos talaga ang motor vlog, okay.
kaya Bayan Ken, ayan, rider, katagumpay ka na, okay? Thank you, tol. Ayan, shoutout sa'yo. Boss B, Sir Idol, pa-shoutout naman from Japan. Ayan, di ba? Meron tayong mga nagsha-shoutout galing Japan. Tapos, boss, Asyong Motovlog. Ayan, Asyong Motovlog, shoutout sa'yo, tol. At ayan, wala na masyado. Wala na. Ito pala, John Darwin Baguio. Ayan, shoutout kay John Darwin Baguio. Kuya Moto, shoutout sa'yo, tol. Tapos, Chikumi, shoutout kay Chikumi. Katagumpay, ito, Danico Carpio Lalog, shoutout sa'yo, tol. Shoutout, lulubusin ko na, shoutout kay Ivan Libunaw. Okay, shoutout, Sneaker Boy, shoutout. Wala na, ayun, Jeff Beads. Ayan, wala na, Jeff Beads. So, ayan mga tol, maraming salamat sa mga katagumpay ko dyan, sa mga subscriber ko dyan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ngayon ka pa lang nanonood, yung vlog ko is about moto vlog, moto adventure, mga tips sa mga motor, kung ano yung mga dapat yung bilhin para makatipid kayo. At sa mga motor na mga bago, ayan, meron din tayong mga BMW na nireview. At maraming salamat sa suporta mga katagumpay. Kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Alright, maraming salamat. Kuya K, thank you sa pagpapairam sa motor mo. Peace out, ingat kayo palagi. Day 20 ng lockdown na natin dito sa Laguna. This is Sherman, JTB again. Hingang malalim yun, peace and peace out. Hee!